Magandang araw sa lahat. Ito po si Teacher Bong para sa ating ay-turo. Ang ating pong araling ngayon ay mula sa Araling Panlipunan 6th, Quarter 2, Week 5, Part 4. Ang ating pong competency ay mula sa K-12, Natatalakay ang mga layunin at mahalagang pangyayari sa pananakop ng mga Hapones. Pagsiklab ng digmaan, labanan sa bataan, death march, labanan sa Corregidor. Ang ating pong code ay AP6KDP-IIE-5. Before po natin pag-usapan yung labanan sa Corregidor, na kung saan ito po yung magiging huli sa ating apat na bahagi ng aralin tungkol sa pananakop ng Hapones, magkaroon muna po tayo ng pag-check ng ating timeline. Noong pong Disyembre 8, 1941, nilusob ang Pilipinas mula sa norte ng mga Hapones, matapos po nilang bombahin ang Pearl Harbor sa Hawaii. Noong ika-anim ng Enero, 1942 naman ay nangyari ang labanan sa Layak Junction, na kung saan ito po yung maging pasimula sa pagdepensa ng Bataan Peninsula. Noong ika-16 hanggang 31 ng Enero, 1942, nagkaroon ng depensa ang mga Field American Forces dito sa Bataan Peninsula. Ito ay mula sa Amauban hanggang sa Abukay. Sumunod, nang magkaroon ng pagbagsak sa mga linya mula sa Amauban hanggang Abukay, ay nagkaroon ng Bagak Orion Defense o yung Bagak Orion Line. Ito ay nanatili mula unang araw ng Pebrero hanggang ika-6 ng Abril, 1942. Matapos na magkaroon ng sunod-sunod na pagbobomba, paghina ng puwersa ng mga Pilipino at Amerikano sa Bagak Orion, ay napagpasyahan itong si General Edward King na isuko ang bataan. Kahit ito ay taliwa sa utos ni General Douglas MacArthur, dahil para sa kanya, mas mahalaga ang buhay ng mga natili pa na buhay ng mga sundalo at sibilyan sa lugar ng bataan. So, noong ika-9 ng Abril, 1942, ay bumagsak ang bataan. Dito rin nagsimula ang tinatawag nilang Bataan Death March. Noong ika-12 ng Abril, 1942, ang mga huling lumalaban sa bataan ay sumuko. So ito po yung mga pangyayaring naganap mula sa pananakop na panimula ng mga Hapones hanggang dito sa pagbagsak ng bataan. Sa pagbagsak ng bataan ay mayroon din pong mga sumunod na mga nangyari. So ito na po yung tinatawag natin sa panimula para sa pagbagsak naman ng Corregidor. So balik po tayo sa timeline natin. Ang una pong air attack na nangyari sa Corregidor o yung pagbobomba po ng mga eroplano, no, ay nangyari noong 29 ng Disyembre, 1941. Gayunpaman, ay hindi po bumagsak totally ang Corregidor at natili pa rin po itong matibay para labanan ang mga puwersa ng Hapones. Noong 3 ng Pebrero, 1942, ay dumating ang USS Trott o yung SS-202, isang submarine, dala ang 3.5 rounds para doon sa mga kanyon at may mga ilang sulat at mga dokumento. Nung siya po ay babalik dahil wala na siya mga pabigat, ang naging pabigat niya ay mga 20 toneladang ginto at pilak na kinuha mula sa mga bangko sa Pilipinas. Noong pong 28 ng Abril, 1942, ay nagkaroon ng aerial bombardment o pagpapakawala ng mga bomba mula sa eroplano ni Major General Kizon Mikami. Okay? So kung papansin po natin, no, dito sa ating picture, yan, mapapansin natin na nung bumagsak po ang bataan, naging mas malapit na ito sa Corregidor. At naging mas madali na itong bombahin at atakihin mula dito. Imbis na dati po, kaya importante na matalo mo nila yung bataan para kahit paano makausad sila. Dahil ang timeline nga po nitong si Masaharu Homa ay 50 araw lamang para pabagsakin ang puwersa ng Filipino-American troops dito sa ating bansa. Ang Corregidor po at yung iba pang mga namang isla na tatalakayin ay bahagi po ng probinsya ng Cavite. Okay? So lahat po ito ay bahagi ng Cavite at hindi po ito bahagi ng Bataan. Ngayon, pag-usapan po natin yung sumunod na mga pangyayari. So noong pong ika-4 ng Mayo, 1942, ay lumikas ang 25 katao sa pangunguna po ni Colonel Constant Irwin. Ang dala niya po ay mga sulat at ilang tala o records ng USAFE at USFIP. So nagtatanong po ano pong ibig sabihin USAFE, ito po United States Army Forces of the Far East. Doon naman po sa USFIP ay United States Forces
in the Philippines. Okay? So yung isa po ay pinagsamang Filipino at American forces. Ang isa naman po ay mga tropa ng Amerikano na kung saan ay naatasan na ipagtanggol ang bahagi po nito sa ating bansa. Noon naman pong ikalima ng Mayo, 1942, si Major General Correo Taniguchi ay nagkaroon po ng pagbi-beach landing ng 790 no, na katao sa pagitan ng North Point at Cavalry Point ng mga Hapones. No? Tapos sumunod nito ay 785 na naman ang pinadala para sa North Point ng mga Hapon. At noong ika-ani ng Mayo, 1942, sa tulong ng 880 kalagdagang bilang ng mga Hapones at 3 tangke ay bumagsak ang Corregidor. So para po pag-usapan natin yung mga sitwasyong nangyari ito at maipaliwanag ng husto, ay atin po na pong ipakita yung mapa ng Corregidor. So ito po yung Corregidor na nanatili pong tanggulan at naging pinakabase po, naging pinakapuso ng pakikipaglaban ng mga Pilipino at Amerikano. Naging base ito ni General Douglas MacArthur bago ito iniwan kay General Wainwright. So kung papansin niyo po ang itsura niya, para siyang botete, no? Yan. So meron po itong 45 na coastal guns at mortars na bumubuo sa 23 batteries. Sumunod naman po ay meron itong 12-inch na M1895 guns dito sa battery ng Hearn at Smith. No? Ito pong dalawang ito, yung sa Hearn at Smith, yan po yung dalawang pinakamalalaki na kanyon na makita sa Fort Mills. Kung tataka po kayo ano po ba yung Fort Mills, ang Fort Mills po ang tawag sa Corregidor. Okay? Pero hindi po nag-iisa ang Corregidor para depensahan yung bukanan ng Manila Bay. Kasi po napaka-strategic na Manila Bay, pwede itong maging mabilisang daungan ng mga barkong pandigma. Kaya po ito talaga ay gustong pakawalan. So para pakawalan po ito at magamit ng mga Hapones, kinakailangan tanggalin nila yung mga nakaharang. At yung unang-una po dito yung Corregidor at ng 3 mga isla. So 4 na isla po sumutotal ang lumalaban para hindi po magamit ang Manila Bay bilang port para sa mga Hapones. So ito po, sa ating pong larawan, ang Corregidor Island o tinatawag nilang Fort Mills, ang Caballo Island o tinatawag nilang Fort Hughes, ang El Fraile Island, ang Fort Drum, at ang Carabao Island, ang Fort Frank. Ito po yung 4 na nagmimistulan pong takip para hindi magamit po ang Manila Bay ng mga Hapones. So kung mapapansin po natin, no, so ito po yung mga isla po to. At ang kakaiba po dito yung isang isla, yung ating El Fraile Island, na po yung Fort Drum. Ito po yung larawan ng El Fraile, no? Ito po yung kanyang itsura sa kanya pong pagkakabuo, pero dati po ito po yung kanyang natural na itsura bilang isla bago ito ginawang ganito. Kung napapansin niyo po, ang Fort Drum po ay ginawang style po, itsura ng isang barko. So para po maisip ng mga kalaban na ito po ay isang barko at hindi isang isla. Ito po ay mayroong 6 na metrong kapal ng mga pader. Kaya po natili itong matibay kahit ilang beses itong binombahan ng mga Hapones. Okay? So yan po. So pag-usapan na po natin yung paano ba bumagsak ang Corregidor. Gayong ito ay ang pinakamatibay na tanggulan ng USAFE forces. So ito naman po yung mapa ng pag-atake ng mga Hapones dito sa Corregidor. So bago po natin ipakita ito, balikan po natin yung ating mapa kanina. Ito po yung ating korte ng ating Corregidor. So yung tinatawag natin parang botete. Yung mangyari pong paglusob sa mismong teritoryong ito ay dito po magaganap sa kanyang bandang buntot. So paunawa lamang po na simula po ng matalo ang mga grupo sa Bataan, ito nga po yun, yan, sa Bataan, naging pong madali nang atakihin ang mga islang ito dahil wala na pong sagaba at naglagay na po sila ng mga kanyon na umaabot na po sa Corregidor. Okay? So yan. May dalawang grupo po dito na pinadala ang mga Hapones. Ang una po ay binubo ng 790 at ang pangalawa naman po ay 785. Sila po ay dumaong sa kalagitnaan ng Cavalry Point at saka North Point. At nung kanila pong pagdaong ito, nangyari po ito 11:30 ng gabi. Nung ikalima po ng Mayo, 1942. Nangyari po kadalasan ng mga surprise attack o mga sneak attack ay gabi dahil po wala pa mga night vision goggles o mga kagamitan pang dilim po yung mga panahon na yon.
Pagkatapos ay mula po dito nung 11:30 nga, sumulong po ang grupong ito, no? Kahit po sila ay halos maubos dahil nga po sa una, malakas yung alon sa dito po sa kanilang dinaungan. Pangalawa, sinalubong po sila ng mga sundalo na handa sa kanila. At ikatlo, makapal po yung mga langis. Kaya po ang hirap na umusad o lumusong mula doon sa kanilang pagkakababa. Po. So, yung isa pong grupo nakarating ng 1 o'clock ng madaling araw ng sa Monkey Point. So, ika-anim na po ito ng Mayo, 11:42. Pagkatapos naman po, isang grupo naman ay 1:30 ng madaling araw nakarating sa Battery, Denver. At dito po nagsama-sama sila o nag-regroup sila para magkaroon ng iisang puwersa. So, ito pong kindly field ay hindi na po magamit po, dahil nga nandito na yung mga Hapones. At the same time po, hindi na ito nagagamit dahil nga sa kakulangan na ng mga aeroplanong pwede mag-counter sa mga Hapones. Sumunod, nagkaroon po ng mga field of defense, no? Dito po sa grupo ng mga regroup ng mga Japanese at saka yung Fort Marines na umatras mula sa Battery Denver. Tapos po, nangyari po ito yung kanilang pagbubuo na kanilang hanay na ika-anim po ng umaga. Sa hanay po ito ng mga Fort ng Marines. Nagsimula na po yung bakbakang ito, pero alam po ni Colonel Howard na kulang ito kaya nagpadala pa siya ng 500 mga Marines at ilang mga sundalong natitira pa bilang panghuling depensa. Ito po ay naging hand-to-hand at isa sa mga madugong pangyayari at padugong laban na naganap sa Corregidor. Pagkatapos po nito ay napilitan po na umatras, no? Dahil nagkaroon na naman ng 880 na karagdagang tropa ang mga Hapones. Subalit, no, sila po ay umatras nga dito sa susunod, yung sa malapit sa Malinta Tunnel. Ang mga defenders po, ang kanilang huling pagnanatili sa lugar ay dito po nangyari sa bukana ng Malinta Tunnel. Noong 9:30 po ay dumating ang tatlong Sensha tanks na kung saan ginamit agad sa labanan. Kung kaya napilitan po na mag-isip na itong si Jonathan Wainwright kung ano ba yung gagawin niya. Dahil sa Malinta Tunnel, may 1,000 na mga sugatang mga sundalo na hindi na po makakalaban. So alam niya po na kapag ka bumagsak ang or nagpakawala pa ng mga bomba ay maaring mamatay ng walang laban o nakahalunos-lunos yung mga natitira mga sundalo. Kung kamukha po nung ginawa ni Edward King Jr., siya po ay nagpasya na na isuko na ang Corregidor para maisalba pa ang kanyang mga sundalo. Kaya po noong 1:30 ng hapon, no, sumuko na po sa mga Hapones ang mga USAFE troops. So sa pagsukong pong ito, daw ang opisyales ang pinadala ni General Wainwright para po makipag-negotiate, daladala yung puting bandila. So ano po ba yung kahalagahan ng labanan sa Corregidor? Ang Corregidor po ang pinakahuli sa mga lumalaban kasama ng tatlo pang mga isla sa mga Hapones. Madali pong nasakop ng mga Hapones ang ilang mga lupa rin malapit sa kanila, subalit nanatili pong lumalaban ang Philippine American Forces dito. Sa loob po ng kulang sa 5 buwan, nanatiling matibay ang laban ng mga Pilipino at Amerikano dito sa bansa na kung saan nagbigay ng problema sa mga Hapones, kung kaya ang kanilang timeline na dapat masakop ang Australia ay hindi po nagawa. Ang hindi po pagkakasakop sa Australia ay isa sa mga pinakamagandang sitwasyon dahil nakapaghanda ang mga Allied Forces mula sa Australia na magkaroon ng counter-attack dito sa mga Hapones. So again po, ang ating pong competency ay natatalakay ang mga layunin at mahalagang pangyayari sa pananakop ng mga Hapones. Ito po si Teacher Bong nagsasabing stay home and stay safe. Salamat po sa pakikinig.